Happiness Life, mga ka-life change. So today, pag-uusapan natin ang bagay na konserbatibo. Pero maging open-minded tayo dahil napapanahon na itong pag-usapan dahil sa lumalalang sitwasyon ng ating mga kabataan. Marami na ngayon ang tinatawag na early age pregnancy. Yes, mga kabataan na maagang nagbubuntis because they are doing sex. Yan ang balita na talaga namang gumimbal sa ating panahon ngayon. Kasi alam nyo ba, ang pinakabata po sa Pilipinas na nabuntis is 9 years old. Based po yan sa mga research at nabasa at nabalitaan ko. So dapat na talaga nating pag-usapan with manners, with biblical, with natural approach ang pag-uusapan natin ngayon patungkol sa sex. So, first things, bibigyan ko kayo ng new definition ng sex, ha? Para sa aking opinion lamang. Okay? Sex is single to engage and multiply. Kasi di ba from single, magkakaroon ka ng kapartner. So pag nagkaroon ka ng kapartner, magkakaroon kayo ng multiplication. Ano yung multiplication? Di ba? Very biblical naman yan eh. Sinabi ng Lord, humayo kayo at magparami. But, meron tayong tinatawag na sacred. Humayo kayo at magparami kung kayo ay couple na pinag-isa ng Diyos. Ibig sabihin, kayo ay kasal. Okay? Babae at lalaki na hayo para magparami, para magkaroon ng mga supling or mga anak. Yun yung tinatawag natin na biblical principle also na humayo kayo at magpadami. Nakuha nyo po yun. Pero right now, ilang taon ba talaga ang possibilities na dapat pwede na kayong mag-asawa or pwede din yung gawin yung sex? Okay? So, pwede kayo makipag-sex kung una nga, married couple na kayo. Yung kinasal na kayo. Kasi, your virginity, kailangan ibigay mo doon sa taong dapat mong pag-alayan. Pero, I don't think that uso pa yun today. Pero, ang pinapoint nila natin is safe sex. Para, at least, bawal pa rin yung safe sex eh. Kasi sin yun. Paano ba pumapasok yun? Sex is good. Sex is perfect. Kasi gift yan ng Lord eh. Action yan na pwede mong i-perform sa iyong asawa. Pwede mong ibigay sa iyong asawa. Pwede niyong pag-isahin ang inyong laman dahil kayo pinag-isa ng Diyos. Okay? So pwede kayo mag-sex kung kasal. Ngayon, anything beyond na hindi kayo kasal or anything beyond na example, parehas kayo lalaki sa lalaki, parehas kayo babae sa babae, bata pa kayo nakipag-sex or less below 18 years old, kasalanan yan. It is a sin. Okay? Kasalanan yun. Sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, nagkakasala kayo kasi, una, minor de edad yung bata, minor de edad pa kayo, o yung iba naman, hindi kayo kasal. Kaya, pangit sa paningin ng mga tao. Di ba? So, kaya nga nagkakaroon tayo ng tinatawag ng mga missed relationship. Yan yung mga ano, usually kasi ang nakita ko kasi yung mga babaeng mahina na tawag ito, nadadala ng tukso, pag nabuntis sila, umiiyak. Eh bakit mo ginawang magpabuntis? Hindi pa naman kayo kasal. Yan yung question ko kasi nasarapan ka. Kasi nag-enjoy kayong dalawa. Ito naman si lalaki, bata pa din or walang trabaho, hindi pa kaya ang sarili, tapos nakabuntis. Tapos, maghihirap silang parehas kasi una, walang kinabukasan yung future nila. Wala silang pagkukuhanan ng mga pera, kundi didepende sila sa mga magulang nila. Kaya nagkakaroon tayo ng malaking issue, malaking problema. Psychologically, nagkakaroon ito ng effect sa society. Nagkakaroon ito ng tinatawag natin na bad result. Diba? Kaya kung iisipin mo, sa panahon natin ngayon, dapat na talagang pag-usapan ang sex also sa school. Hindi natin sila ine-expose sa activity na do this or do that. We are showing to them the what you call the reality, kung ano yung possibilities na mangyayari sa kanila kung gagawin nila ito as early age. So may explain, may explore natin sa kanila na ganito ang buhay, ganito mangyayari sa iyo. So we are now opening the mindset of the people or na ng youth natin or ng mga tao na napapanahon na rin na ipasok ito sa pag-aaral. Okay? As a teacher ako, for me, very, very open-minded ako sa sex educational na
pag tumungtong na sila, example ng may isip na sila, di ba, magkakaroon naman sila ng kaisipan pag tumutong na sila ng elementary grade, so they can protect themselves. Protection din po yan para sa mga anak natin or para sa mga kabataan po natin na pag-usapan ang bagay na ito. Okay? Kung hindi kayang i-expose, hindi, minsan kasi, hindi kayang i-expose ng magulang yon, ng tatay or ng kapatid or ng magulang, kailangan mo talaga professional. Either be teacher or psychology teacher na pwede mag-expose ng sex education na walang dalang tawag ito malisya. Kumbaga, pure education lang po siya. So, to all of you guys, naniniwala naman ako na lahat naman sabi nga natin is nabibigyan ng solusyon at nabibigyan ng pagkakataon na marinig yung kanilang mga suggestion. Okay? So, open po ako for suggestion kung meron kang idadagdag sa aking pinag-uusapan ngayon. So, okay, let's go. So, biblically, dalawang tao, si Eva at si Adan. Okay po. Ang sabi ng Lord, humayo kayo at magpadami. So, nagkaroon po sila ng anak, si Cain at si Abel. Yun ang tinatawag nilang anak. Okay? So, nung time na to, wala pang tao. Diba? Ang pinagmulan nga natin is si Adan at si Eva. Kaya, humayo kayo at magpakadami. Kasi, wala pang masyadong tao noon. Okay? But still today, kung makikita ninyo ang population natin sa buong mundo, is napakalami na natin. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag ng mga shortage sa food, nagkakaroon tayo ng mga pollution kasi alam nyo kung bakit yung mga tao sobrang dami, hindi na nila alam kung yung mga tamang ginagawa nila at hindi na nila alam kung paano masasolusyonan o sa yung lumalan ng problema ng sex. Kasi ang sex kasi, nagkakaroon na rin tayo ng tinatawag na sex maniac. Meron tayong sinatawag na mga sex addict. Meron tayong mga tinatawag na mga immorality. Yung immorality talaga, alam naman natin na, I'm sorry to say ha, ang immorality kasi, biblical din diba, meron tayong tinatawag na history na talagang immoral yung makipag-sex ka sa kapwa mo lalaki. Makipag-sex ka sa kapwa mo babae is immoral. Kasalanan din naman yung makipag-sex ka na hindi kayo kasal. Kasalanan din naman yung tinatawag natin na yung mga bata at early age, they are doing such things na hindi ka dapat pa nagawin. Okay? Dapat you are always in maturity na gagawin mo yun kasi it was sacred. Sex is sacred. Kailangan pinag-isa kayo ng Diyos, pinag-isa na kayo, nang kasal na kayo, para unuulit-ulit ko laging kasal. Okay po? Kasi yan talaga. Walang kasalanan doon. Pag kayo kasal, ginawa ninyo yan, walang magiging issue, kahit magkabuntisan kayo, walang magiging problema, because pinag-isa kayo ng Diyos, pagpapalain kayo talaga ng anak. Okay po. So, sabi nga natin, sex is perfect. Diba? Sex is so good. Kahit nung unang panahon pa, nung 2,000 years ago, alam niyo ba na may mga anghel na nakikipag-sex daw sa tao? Oh, kaya lumabas yung mga tinatawag natin mga higante, yung mga ganyan, mga silent na history about angels na nakikipag-unite sa mga tao. Kaya, kung isipin mo, tingnan mo, spiritual tapos physical, nagkakaroon ng sex. So, it was also a sin. Di po ba? So, tayo, pag nag-imagination tayo or tumatakbo tayo sa tinatawag natin na fantasy, kasalanan pa rin po yun. Anything that you are doing for your sex, for the pleasure, example, you are doing masturbation also, sabi ng science, okay lang yan. Naturally, lalabas naman daw yan. But when you are thinking about something, siguro yun yung mali. Doon ka nagkakaroon ng pagkakasala. So, how to avoid that one? Paano natin i-avoid ang tinatawag natin na immorality? First things, kailangan magkaroon ka ng maturity of thinking. Yung way na you need to think na kailangan mo lang gawin ito kung kasal ka na. By the law of the people, by the law of the land, and by the law of the God. Okay po? So, hindi ko siya masyadong ini-illustrate yung mga activities kasi alam niyo naman na
alam niyo naman, pag when we tackle sex, maraming conservative people. So, conservative people, sila yung ayaw nila itong pag-usapan. Kasi nagkaroon ako ng research before about the younger age, about sex. Nagtanong ako, what is your opinion about sex? Bata pa, mga siguro 14, 15, 16. Kasi nagkaroon ako ng research about child prostitution. Sa ano, yan yung ginawa kong thesis nung ako'y college pa. Child prostitution. Bakit nagkakaroon na mga tinatawag na child prostitution? Kasi iyon yung tinatawag na environment factor, family factor, at saka yung tinatawag natin na drugs addiction. So, kaya nagkakaroon ng mga tinatawag natin na ganito, kasi una, napapabayaan yung mga anak ng pamilya. Hindi nabibigyan ng more education about it. At hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na ma-expose or magkaroon ng knowledge na ano yung pwede maging response or maging result pag ginawa nila yun. Dapat tinuturo na yan ng magulang sa bahay pa lang, at tinuturo na rin yan ng ating mga guro kung sakali na sa eskwelahan na sila. At example, kaya nagkakaroon din ng tinatawag na environment, may mga tao talaga na mamimit nila sa labas na ituturo yung bagay na mali at bawal. So kaya nakaka-encounter yung mga kabataan natin ng maagang prostitution. Another thing is yung tinatawag na addiction. So nagkakaroon minsan ng mga pag-inom, pag-drugs, kaya pumapasok sila sa bagay na hindi nila alam na mali pala. So we need to control that one. First things, introduce them biblical manner, physical manner, tapos yung mindset nila para magkaroon sila ng full wisdom and knowledge na huwag gawin yung bagay na mali. Kasi sabi nga natin, nasa huli ang pagsisisi pag ginawa na natin yung mga bagay na yan. So, let help our children in the future. O, kanta yun, ha? Let's help and be aware about sex. Okay po? Sa isang banda naman, sinabi ko nga sa inyo, sex is good, sex is perfect, kasi it is God's gift to mankind. Pero sa marriage couple lang, sa mag-asawa lang. Okay? So, sa ating lahat, simple lang sinabi ko, I'm hoping na naintindihan ninyo. Lalagyan ko pa ng mas malawak pag maraming comment dito sa video ang ginawa ko. So to all of you, be matured when doing everything. Mag-isip-isip po tayo at tingnan natin kung ano yung consequences. Ang bawal, huwag nang gawin para hindi magkaroon ng pangit na resulta ang ating mga buhay. To God be the glory sa inyong lahat. I'm hoping nakaintindi rin kayo kahit pa paano. Sex is good, but in the right time of your life, pag married na po kayo. Okay? Thank you and God bless! Happiness life! Thank you and...